pagpapakita o visualizing ng bilang isa hanggang 10,000. Milk, Quarter 1, Week 1, Lesson 1, Grade 3. Ni Charlotte J. Tumalba, Likha Molino 4, Elementary School. Layunin. Maipapakita ang bilang isa hanggang 10,000. Hello! Ako si Teacher Charlotte, ang inyong makakasama sa inyong paglalakbay sa pagkatuto ng mga aralin sa matematika para sa mga mag-aaral sa ikaw. Sa unang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng mga likas na bagay para matulungan sila sa pagbibilang. Hanggang sa naimbento nila ang mga simbolo na nagpapakita ng bilang. Sa bagong panahon, ang laki o liit ng mga bilang ay maaari nang maipakita sa iba't ibang paraan tulad ng disk, tiles, at blocks. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maipapakita ang mga bilang isa hanggang 10,000. Ang tiles, blocks, cubes, at disks ay ilan sa mga makabagong pamamaraan ng pagpapakita ng mga bilang. Ito ay nakatutulong upang mabilang mo ng mabilis ang isang bilang. Tingnan mo at pag-aralan sa ibaba kung paano ipinakita sa larawang modelo o pictorial mode ang bilang na 12,349. Ten thousands, thousands, hundreds, tens, at ones. Ipinapakita ng mga tiles ang bilang na 12,349. Isinusulat ito bilang 12,349. Ang 9 ay nasa ones place. Ang value nito ay 9. Ang 4 ay nasa tens place. Ang value nito ay 40. Ang 3 ay nasa hundreds place. Ang value nito ay 300. Ang 2 ay nasa thousands place. Ang value nito ay 2,000. Ang 1 ay nasa 10,000s place. Ang value nito ay 10,000. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Ang bilang na 23,457 ay mayroong ilang A100, B1000, C1, D10,000. Kung ang sagot nyo sa A ay 4, B3, C7, D2, may tama kayo. Ang bilang na 45,603 ay mayroong ilang A, 10, B, 1,000, C, 10,000. Kung ang sagot nyo sa letter A ay 0, B, 5, at C, 4, may tama ulit kayo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gamit ang disk, alamin ang katumbas ng bilang ng mga sumusunod.
isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Kung ang sagot nyo ay 2,356, may tama ulit kayo. Ano ang kabuuang bilang ng 9,000? 8,100? 4 na 10? At 3 na 1? Kung ang sagot nyo ay 9,841, may tama ulit kayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ngayon naman ay tignan natin kung tama o wasto ang inyong mga sagot. Maraming salamat! Paalam!